let's explore the shoe capital of the Philippines, Marikina. Ang bahay ni Kapitan Moy, unang paggawaan ng sapatos sa Marikina. Sa bahay na ito na naging paaralan, ipinak si Laureano Guevara o mas kilala sa Kapitan Moy, pangunahing manggagawa ng sapatos sa Marikina, anak ni Jose Emeterio Guevara at Matea Mariquita Andres, na nagsimulang gumawa ng sapatos ng mga huling araw ng taong 1887 sa tulong ni Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Santa Ynez, Gervasio Carlos at iba pa. Nakatuklas sila ng mga supastong pamaraan sa paggawa ng sapatos. Ang kanilang patuloy na pananagumpay sa gawain ito ang nagbunsod sa makapulungang bayan na magpatibay ng isang resolusyon noong Hulyo 2, 1868 upang gawing isang museo ang bahay na ito. Narito po tayo sa Malanday, Marikina City kung saan matutunghayan ang paggawa ng sapatos. Paano nga ba ang paggawa ng sapatos? Una, kumukuha ka ng hulma. Kumukuha ka ng litihan, ikakabit mo sa hulma. Katapos, ang tinatawag na entrada, itong nilalapat sa hulma, itong nagiging sapatos. Lalapat mo ito ng mano-mano hanggang sa mailapat mo sa hulma. Pagkatapos noon, ay ang magsusulat naman ng division. Meron taga-sulat, meron taga-takong. Hanggang sa may kahon, iba pa rin. Dadaan to sa maglilia, hanggang sa finishing, hanggang maikaw na to. Yo, pwede na, deliver. Dag na tamba, pinilas. Ayan. Ito naman sinilas kung babae. Pati mga gamit siya. Ang tinatawag na estrador, palapak ng sapatos. Ito naman ang tinatawag na beta, panghiwa ng sapatos. Martilyo, ice pick, tagisan. Siya, pwede ka nang gumawa ng sapatos. Tagisan. Natay rin ang tagliran para tumibay. Ayan o. Ayan si Babaw. Nagpaikot yan. Para tumibay ang chinilas ng Marikina. Tunay na ang gawang Marikenyo ay gawang kilala.